بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid, ngayon tatalakayin ko ang subject na pinamagatan, kaya po ba likhain o gagawin ng Diyos ang lahat ng mga bagay? Dahil yung Christian pa ako, palaging tinuturo sa simbahan na kayang likhain ang Diyos ang lahat. Walang imposible sa Diyos ang lahat. Okay? Sa Islam, hindi ganon. Okay? Ang Islam ho, nagtuturo ng tinatawag asma wa sifa. The limitation of God. God has its own limitation. He himself ang nagawa nito. They said 99 names and attributes. Some say more than 100 names and attributes. Okay, dito lang tayo sa tinatawag na 99 attributes. Isa-isahin ko, pero hindi ko maubos dahil hindi ko na-memorize lahat. Ang pangalan ng Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Muhaymin, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, ano pa? Ang dami mga kapatid. Al-Ahad, ang Allah is Ahad. Ang Islam, kung kami ang tatanungin sa katuruan ng Islam, ang sumusunod nito ay tinatawag na Muslim kami, ay kung kami ang tatanungin ay hindi malikha ang Diyos ang lahat ng mga bagay. Oh, magtaka sila ngayon, pati mga Muslim. Mayroong magtataka ang mga Muslim. Dahil ang mga Muslim, mayroong mga Muslim na hindi nag-aaral, kaya likhain ng Diyos ang lahat ng bagay. Mga kapatid, tandaan natin, bakit ang Panginoon nagbigay siya ng kanyang mga pangalan and attributes? Dahil dito lamang natin siya susok, dito lamang sinusukat natin ang ating kaisipan kung sino siya. Al-Ahad. Kaya ba niya gawin ang maging marami siya? Al-Ahad. Ang ibig sabihin, walang kasamas, nag-iisa. Pag maggawa siya ng example anak o kasama niya, nawala ito. Dili na ito, hindi na ito Al-Ahad. Ar-Rahman, mawain. Pwede ba siyang hindi mawain? Anything that will contradict to his name and attributes is not acceptable in Islam. Sa Christianity, kaya daw gawin ng Diyos ang lahat. I challenge you, Christian theologian, mga logician, I challenge you. Kung magagawa ng Diyos ang lahat, tanong, kaya ba ng Diyos lilikha siya ng ibang Diyos? Kaya ba ng Diyos lilikha ng ibang Diyos? Sabihin niyo, kaya? Example, ano ba ang Diyos? What is God? God has no beginning, no end. From eternal, Allah has no beginning and has no end. If He will create God today, ngayon, gagawa siya ng Diyos. At bukas o bukas gagawa siya ng Diyos, mayroong simulan. May simulan na. Di po ba? Kung lilikha siya ng Diyos, ang Diyos, it become a creature. God can never be a creature. Ang Diyos ay hindi pwedeng nilikha. Siya ay manglilikha. God is a creator. God is never be a creature. If He will create God today or tomorrow, that God is a creature. Meaning created by God. Can never be God. And mayroon siyang simulan. It's either be today, ngayon sa ginawa, or bukas, meron siyang simulan. Di po ba? Tanong naman ngayon, ang Diyos ba ay makalikha ng bato or building o bundok na mabigat na mabigat na hindi niya kayang buhatin? Pwede ba lilikha ang Diyos ng sanlibutan or bundok na mas malaki sa kanyang sarili at hindi niya kayang buhatin?
Yun, mga katanungan, mga kapatid, sabi namin, God can create only thing according to what He wills. Ha? Kung ano ang kagustuhan, ayon sa Panginoon. Ha? Yun ang aming paniniwala. Sabi niyo, malikha ng Diyos ang lahat ng bagay eh. Okay, challenge again. Pwede bang lilikha ng Diyos ng isang tao na mas maalam sa kanyang sarili? Ha? Mas maalam pa sa Diyos? God can create human being wiser than his wiser than God. Ha? Can you imagine that? Mga kapatid, kaming mga Muslim, hindi kami gagawa na sa isip na ito ay kaya o hindi kaya ng Diyos. Kami mga kapatid ay ayon lamang sa aming paniniwala kung ano ang tinatawag na asma wa sifa, kung ano ang kanyang mga pangalan at ano ang kanyang mga attributes, hanggang doon lang po kami. So yung sabi nila kaya daw ng Diyos. Ha? So mga kapatid, kami mga Muslim, ang Diyos ay walang kamatayan. Al-Hayy, ang Diyos ang palaging buhay. Al-Hayy. Pwede ba niyang patayin yung sarili niya? Ha? Al-Hayy, ang buhay sa lahat ng panahon. Al-Hayy. Pwede ba patayin niya ang sarili niya? Dahil sabi niyo, magagawa ang lahat. Siya ang walang kamatayan. Ha? As-Samad. Ha? Hindi siya nangangailangan. Ha? Ang As-Samad, hindi siya nangangailangan. Ar-Rab, hindi siya nangangailangan. Ang Ar-Rab, siya ang creator, siya ang nag-sustain. He's a sustainer. Hindi siya pwedeng suportahan. Pwede ba niyang kaya siyang mauhaw? Kaya ba ng Diyos na siya'y magutom? Hindi, dahil it will contradict kung sino siya. Ha? So mga kapatid, huwag tayo gagawa, tayong mga Muslim, mayroon tayong limitasyon kung paano natin iintindihin ang Panginoon ayon sa kanyang mga sinasabi. Ha? Hindi tayo pwedeng mag-isip, ano ba ang anghel? Ano ba ang mga bituin? Ano ba ang mga kanyang creature without the knowledge of God? Okay? Lalo na kung sino siya. Ha? Hindi pwedeng mag-imbento tayo kung sino siya. Example, mga kapatid, kayo ngayon nanonood sa akin. Pwede ba ako mag-imbento? Pino ba kayong imbintuhin? Ha? Diyan si Abdullah Baring. Magkilala ko dyan. Sila ni Paul Flores. Ha? Pwede ba akong mag-imbento sa'yo? Isipin ko kung sino kayo? Ha? Pwede ba ako mag-imagine sino kayo? Hindi. Kung gusto akong makilala, ha? Kung gusto kong kilalanin, ha? Kung sino kayo, magtanong ako sa inyo. Di ba? Sino po ba kayo? Ano ba ang kakayahan? Hindi pwedeng mag-imagine ako, engineer ito. Magaling ito, engineer ito. Ito ay nurse. Ito. Hindi ako pwedeng mag-imbento. Kung hindi ninyo sasabihin sa akin, wala akong alam. The same as Panginoon, mga kapatid. Wala tayong alam kung hindi niya sasabihin kung sino siya. Ha? Kung mag-isip tayo sino siya, ay hindi pwede. Hindi nga tayo pwedeng mag-isip eh. Kung sino yun si Juan de la Cruz, sino yun si Jose Rizal, mag-study tayo sa aklat ni Jose Rizal, sa buhay niya. Pero kung mag-isip lang tayo, hindi pwede. Kayong nanonood sa akin, ha? Iisipin ko kung sino kayo, hindi. Ngayon, mag-isip kayo. Ako ngayon, kayo, nanonood sa akin dyan, kahit na ako ay palaging nagsasalita at palaging nyo akong naririnig. Pwede ba kayong mag-imbento, pwede ba kayong mag-isip, sino ako? Ano ang kakayahan ko? Ilan kaya ang asawa nito? Ha? Apat? Lima? Tatlo? Kaya ang asawa ni Ibrahim? Ano kaya ang natapos nito? Pwede ba kayo mag-imagine na ang natapos ko ganito, ganito? Ha? Ano pa? Ano kaya ang kinain kanina? Ah, ang kinain ito is ganito. Ano kaya ang ininom kanina? Coffee or chai? Hindi kayo pwedeng mag-imbento, ha? Maliban lamang kung akin sasabihin sa iyo, ako, ito'y tao lamang. How about God? Na mag-imagine kayo nga ganito si Allah, ganito, ganito. That's why sa Islam, bawal ho mag-imagine ng picture, larawan ng Allah, mga kapatid, ay bawal po tayo mag-drawing na ganito ang Allah dahil wala pong nakakita sa Allah. Unlike sa mga
ibang relihiyon, ang Diyos nila, dinodrawing nila. Wala nga dyan description eh. Example kay Jesucristo. May dami yung nagdrawing. Itong mukha ni Jesucristo, I can show you hundreds of images of Jesus Christ through imagination. Tama po ba sila? Huh? Mga kapatid, meron akong kadibati noon na isang Seventh-day Adventist pastor, si Pastor Doble. Sabi niya, oh, ito ang si Jesucristo. Tao hindi. Dala siya ng picture. Tao hindi. Sabi ko, si Jesucristo, tao. Itong bit-bit ko, tao hindi. Sabi ko, tao. Oh, pariho. Si Jesucristo ay, iyan ang mukha niya, tao. Gawa naman din ako. Picture. Nagawa ako ng picture. Ilong, mata malaki. Sabi ko, ito ang lula mo. Lula, sa lula mo ito. Yung lula mo, yung lula pa niya, ito ang mukha. Laki ang mata, tapos ang bunganga ganun. Ano? Bakit ganun? Sabi mo, imagination ito eh. Tao ito, hindi. Kambing itong dinedrawing ko. Kambing, kalabaw o tao? Sabi niya, tao. Eh, ang lula sa lula mo, tao. O, ganito. Sa galit siya dahil hindi ka nakakita sa lula ko. Bakit sinabi mo ganyan? The same. Sino nakakita kay Jesucristo? At sabihin na ganito ang mata ni Jesucristo, ganitong ilong niya, ganito. Bakit tinanggap ninyo? Imagination lang eh. All the images of Jesus Christ in the internet. Mga kapatid, lahat niyan ay mga imagination. Nagsamba kayo sa mga imagination lamang. Huh? So mga kapatid, kaming mga Muslim, hindi kami mag-imbento, mag-isip kung sino si Allah. Kami lamang ay tatanggap sino siya, kung ano ang kanyang sinabi sa Quran o sinabi sa kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang lahat ng mga propeta. Yun lang. Since sinabi nila, wala sila, hindi sila nakakita sa Diyos, hindi sila nakakita kay Allah, kami rin ang mga Muslim, maniniwala na wala pong kayang i-drawing kung ano po ang mukha ng Allah dahil wala pong nakakita sa Allah. Mga kapatid, yun lang ang aking masabi na ang God, huwag nating sabihin na ang Diyos ay malikha niya ang lahat, kaya niya gawin ang lahat dahil may mga bagay na hindi magagawa ng Diyos. Ha? Put in our common sense. God can never create another God. Why? Because if God can create another God, this creature, ha, this become a creature. At the same time, He has a beginning. God has no beginning and God is not a creature. God is a creator. At the same time, God is one. Ha? Kung gagawa siya nito ngayon, maging dalawa na. So we say, God cannot create another God because He Himself nagsabi siya na wala siyang kasama, siya lamang ang nag-isa. I'm not judging about God, kundi ako lamang ay hinawakan ko lamang yung sinabi niya na siya ay mag-isa at siya ay manglilikha. Ha? Yun ang aking masasabi sa inyong mga kapatid. Please share. Bukas po, alas 8 oras ng gabi, Huwebes, may katunggali ako, makadibati ako, napapatunayan ko ang Juan 1:1 at ang buong Book of John, hindi salita ng Diyos, mali ang Juan 1:1. Ito si Mr. Goding, I think Marineto, yeah? Ang religion niya is about, hindi siya Roman Catholic, pero inshallah, siya naman ang naghahamon sa akin, napapatunayan ko, so tinanggap ko, bukas o, alas 8 Philippine time, Thursday, 21 of September. Please share. Inanyahan ko po ang lahat ng mga Muslim o hindi Muslim sa buong mundo. Alam naman natin ngayon ay ang media ay kaabot sa saan mang sulok sa mundo. Inshallah mga kapatid, nandyan sa Australia, nandyan sa Canada, nandyan sa Malaysia, nandyan sa Brunei, sa Saudi Arabia, sa Kuwait, sa Qatar, dito sa Pilipinas, sa Balsilan, sa Luzon, Visayas, San Mindanao, inshallah. Share po mga kapatid para malalaman nila na ang talagang itong pinagtitibay nila, ha, itong foundation nila, pilar nila, na si Jesucristo ay Diyos, pala ito ay mali. Mali ito. Bigyan ko lang niyo ng partial na katotohanan. Ang Diyos, ha, ay wala pong simulan, walang katapusan. Ang Diyos ay nag-exist kasama ang kanyang mata, kasama ang kanyang pangdinig, kasama ang kanyang pangamoy, kasama ang kanyang pananalita,
kasama ng buses, God existing perfectly, ha? Walang nagkakahiwalay sa kanya. We say God is perfect, meaning everything is there. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please share. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.